sobrang napakataas ba ng pride ng iyong partner, yung tipong never pa itong napakumbaba sa inyo at ikaw lagi yung nagsusuyo sa kanya tuwing nag-aaway kayo. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. So ngayon, ituturo ko sa inyo paano magpakumbaba si partner. Paano mawala yung pride niya. At kung dati-dati, ikaw yung laging nanunuyo sa kanya kahit na alam mo na siya yung nakagawa ng kasalanan sa inyo or nagtatampo ka, ngunit nagtatampo ka dahil gusto mo magpasuyo, pero ikaw pa rin itong laging nauuna. So, mayroong ganong relasyon na imbis na magpasuyo ka, ikaw na yung manuyo sa iyong partner. So, dito, ituturo ko sa inyo kung paano or ano ang dapat ninyong gawin upang mapakumbaba at mawala yung sobrang napaka-high pride ni partner. Minsan, kailangan din natin na pataasin ang ating pride. Kailangan na kung gaano kataas yung pride ni partner, mas lamangan natin. Mas habaan natin yung pride natin kaysa sa pride niya. Dahil minsan, kadalasan, kung sino pa yung mataas ang pride, siya yung laging hinahabol. So, kung gusto mong habulin kanya, ito ang gagawin mo. Halimbawa, kung nag-aaway kayo, kung nasanay siya na ikaw yung laging nagsusori, kung nasanay siya na ikaw yung laging nanunuyo sa kanya, kung nasanay siya na ikaw yung laging nakipagbati sa kanya, gawin mo ang mga teknik paano na matakot siya, mawala yung pride niya, at maghabol siya sa inyo. Paano? Kung kayo ay nag-aaway, imbis na ikaw yung nanunuyo dahil nasanay siya, baguhin mo ang sitwasyon, hayaan mo siya na magtampo. Hayaan mo at huwag mong suyuin, huwag mong i-chat, huwag mong lambingin, pataasan mo yung pride mo. At kailangan na kahit na alam natin or kinakabahan tayo, parang hindi natin sila kayang tiisin, so tiisin mo upang maghabol siya sa inyo. And ang mangyayari doon, hayaan mo siya, hintayin mo na siya yung mauna na tumawag, siya yung una na mag-chat, siya yung unang manuyo, manglambing sa inyo. Nang sa ganon, siya na yung maghabol sa inyo, mawala yung pride niya, at ikaw na yung hahabulin niya, at sa ganon, ikaw na yung mataas yung pride, at siya naman yung magpakumbaba. So, isa yan sa mga teknik paano na mawala yung pride ni partner. Kailangan mo lang din nahabaan yung pride mo kaysa sa pride niya. So, dito, isa din ito, meron din ako ituturo sa inyo paano din isa sa makakatulong sa inyo upang mawala yung pride ni partner. So, pwede itong gawin kahit sa parehas ang kasarian na magpartner, babae to babae, lalaki to lalaki, syempre sa ating babae and lalaki na magpartner, and pwede sa magkalapit at magka-LDR. Sa materialist na ating kakailanganin dito is kailangan lamang natin dito maghanda ng isang basong tubig. So, dapat din sa baso ay clear po, dapat na baso ang ating gamitin. So, clear po dapat. And, ayun, kahit may design, ang importante na clear po ang baso, yung nakikita ninyo habang tinitingnan mo siya sa labas, nakikita mo yung tubig sa loob. So, kailangan lagyan mo siya ng tubig. Dapat yung tubig mo ay malinis, yung naiinom na tubig. Huwag kang maglagay ng tubig na hindi naiinom. So, dapat po ay naiinom na tubig po ito. So, ito lamang ang dapat nating ihanda sa ritual na ito. So, kapag
Kapag ready na yung tubig, baso na dapat natin gamitin sa paggawa ng ritual, so dapat lang din natin na ihanda ang sarili. Dapat na kung gagawa ka ng isang ritual ay focus po dapat, dahil yun po ang pinaka-importante, ay focus po sa ating paggawa ng ritual, and wala ka pong dapat iniisip na mga problema kapag ginawa mo ito. So, ayun, ang gagawin mo, pagkagising mo sa umaga, natapos ka ng manghilamos, matapos ka ng mag-toothbrush or maligo, ang gagawin mo, pagkagising mo sa umaga, kung nakikita mo na may yung lumabas na yung lumabas na yung sinag ng araw, so sa may silangan, humarap ka sa may silangan at harapin mo yung araw na papalabas pa lang, so papalabas pa lang sa umaga, harapin mo at kumuha ka ng tubig na naiinom at ibulong mo dito, sambitin mo si pangalan at apelyido habang nakatitig ka sa may silangan. Sabihin mo dito, focus po dapat galing sa inyong puso, taimtim ang dapat ninyong isasabi dito sa tubig. Hilingin ninyo dito, sa pamamagitan nito, tulungan mo ako. Nang taong ginawan ko nito si pangalan at apelyido ni partner or ni target, sabihin mo na mawala na ang kanyang napakataas na pride at siya naman itong magpakumbaba at laging manglalambing sa akin. So hilingin mo kung ano pa man yung gusto mong hilingin, so hilingin mo, and kailangan na galing po sa inyong puso ang inyong mga sinasabi. So pagkatapos nun, pagkatapos mong hilingin, is inumin mo ang tubig na nilagay mo sa baso. Ubusin mo po dapat ang tubig. And pagkatapos nun, hayaan mo na ang inyong ginawa. And ayun, kalimutan mo na may ginawa ka. At ngayon, gawin ito sa kahit anong araw. And umaga po dapat, kahit anong oras sa umaga, basta nakita ninyo na may sinag na ng araw, so gumawa kayo. Pwede ninyong araw-arawin and pwede ninyong ibahin ang kahilingan kung gusto ninyo. So, pwedeng-pwede po yun. Ang importante po ay galing po sa inyong puso ang inyong mga sinasabi. So, ayun po. Laging tatandaan na ang inyong mga ginagawang ritual. Huwag ninyo po ito dapat laging mamadaliin, mabilisang talab. Dapat po ay marunong kayo maghintay. At ayun, kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.